Hello, good morning po sa inyong lahat. Ngayon ay i-share ng akin nanay ang kanyang minudo Kapampangan. Ayan. Ito po ay baboy ito ng kasim-kasim, yung malambot. Ito po ay walang sukat yung kanyang ingredients. Ay tinatantya lang niya yung kanyang mga sahog. Ganyan po talaga sila magluto dito sa probinsya. So, umpisahin na natin. O, sige nay, lagay mo na yung mga ingredients mo. Toyo muna. Ayan, kahit anong brand na toyo, pwede. Tapos, ang susunod ay kalamansi. Kung nasa ibang bansa kayo, pwedeng lemon. At yung black pepper. Konti lang ha, huwag marami. At ilagay na natin yung butter natin. So, yung ibang ingredients, mamaya na yun. Ito muna ang kanyang umpisa. Kung meron kayong nor powder or magic sarap, lagyan ninyo. Ayan ang magic sarap. Ito na siya lahat. So, isasalang na natin ito hanggang maging half cook yung baboy bago natin i-add yung iba-ibang ingredients. Ngayon, isasalang na natin ito sa medium fire lang at huwag natin tutubigan. Ayan, nakasalang na siya. So, ayan muna natin yan. Tatakpan natin hanggang maging half cook yung baboy bago ko pakita sa inyo yung susunod. Bubuksan na natin. Ayan, titignan natin siya. Then, imimix lang natin siya. Hindi kayo magtutubig dito kasi yung baboy ninyo ay magtutubig siya. Ayan. Medium fire nyo para lumambot siya ng konti, hindi matuyo. At ang aking kawang walang kamatayan. Ayan. Pag sa probinsya, lahat ng ginagamit ng kaserola, laging kawa. Ayan. Ngayon, yung sangkap na gusto ninyo, pwede nyo siyang tikman kung gusto nyo magdagdag ng toyo, nasa inyo. So, balikan natin ulit siyan mamaya. Ayan po, tignan ninyo. Nagtubig yung aking baboy. Kahit hindi ko siya nilagyan ng tubig. So, basta medium fire lang kayo para lumambot. Ayan, muna natin siyang kumukulo na ganyan hanggang siya ay lumambot. Pagkatapos nun, i-add natin yung atay ng baboy. So, ang style ng pagluto niya ay ganito. Ngayon ay kanya-kanya ng version or style ng pagluto nila sa menudo. So, nasa sa inyo na yon. At ngayon, malambot na itong ating baboy. Ayan. So, pwede na natin i-add ang atay ng baboy. Ayan. Tandaan ninyo, hindi tayo magtutubig dito kasi nakita nyo yung baboy, meron na siyang tubig. Siya mismo magtutubig siya. So, mix lang natin ito. Lutuin lang natin ng half cook. Yung atay, huwag ganong overcook kasi maninigas siya. Ayan ang style niya. Ayan. Pagkatapos, igigisa na natin siya ulit dun sa mga ingredients niyang vegetable. Ayan. Takpan muna natin ulit. Ayan, malambot na po yung kanyang atay at baboy. So, ngayon, hahanguin na natin siya para magigisa na tayo ngayon. Ayan. So, madali lang po ito. Tignan nyo, nagtubig siya. Kagaya ng sinabi ko, hindi na kayo magtutubig. So, hahanguin na natin siya. At magigisa na tayo ngayon. Ito din ang gagamitin natin, yung pinaggamitan natin na kawa. Ayan. Pipirituhin muna natin yung patatas at keroch. Ganito ang style ng pagluto ng minudo ng Pampanga. Pipirituhin muna natin yun. Hayaan muna natin ito maprito ng konti, kagaya ng sinabi ko. Pagkatapos, hahanguin natin at igigisa na. Pwede na to. So, hahanguin na natin to. Basta, malambot yung ano, pwede na. Ito na yung bell pepper, oh. Nailagay na ng una. Yan, red bell pepper po ito. So, pipirituin lang din natin siya ng konti lang. And then, pagkatapos, ihahalo lang natin yung ating sibuyas, bawang.
Lagay mo na. Ayan. Hindi ko tinanggal yung balat ng bawang kasi masarap yan. So, kayo, kung gusto nyo tanggalin, pwede rin naman. Huwag nyo nang hanguin yan. Lagay nyo na lang sa gilid. Total, kawa naman din ang gamit ko. Malaki. Ayan. So, pwede na. Gigisa ko lang to dito. Ganyan kasi yung style sa probinsya. Pag kawa yung gamit mo, ang laki-laki. Kahit di mo nahanguin. Ayan muna natin maprito itong bawang at sibuyas. Ayan, pwede na yan. Ilalagay muna natin yung tomato paste. Igisa nyo yung tomato paste para mas lalo siyang kukulay. Yan ang technique sa tomato paste. Pag gumagamit kayo, igisa nyo siyang ganito, sa mantika. Mas lalo siyang magkukulay at masarap siya sa pagkain nyo. Pero kayo, kung ano yung gustong style nyo, nasa sa inyo. Dito kasi sa Pampanga, ganito halos ginagawa nila. Ayan, pwede na to. Lalagay na natin yung tomato sauce. Ayan. Ang simple lang po nito, pagkatapos, i-add na natin yung ating baboy at atay na pinakulo natin sa kalamansi at toyo. Ganyan po ang style ng pagluto ng minudo ng aking nanay dito sa Pampanga. Subukan nyo po to at napakasarap. So, ito. Okay na yan. I-add na natin yung ating pinakulong baboy at atay. Ayan. Ang sarap po nito. Timplahan nyo na lang siya sa gusto nyong alat, yung paminta, pwede nyong dagdagan. Kung meron kayong chicken powder, lagyan ninyo. Or magic sarap. Nasa sa inyo. Simmer muna po natin siya para manuot yung kanyang lasa. Babalikan natin yun. At kung gusto nyo pang lalong sumarap ang inyong minudo, mag-add kayo ng konting liver spread para lalong lumapot yung sauce kasi wala po akong available ngayon. Ito po, luto na siya. So ngayon, hanguin na natin siya. Ayan. Tignan yung kanyang texture. Hanguin na natin. So, meron pong technique dito. Kung gusto nyong mas masarap pa, mag-add kayo ng Reno rib spread. So, ako hindi ko na siya nilagyan dahil may atay na ng baboy. Ayan. Kayo po ang bahala. Ito, luto na po ito. Ito po ay napakasarap at simple lang ang kanyang mga ingredients. Subukan ninyo. Sundin nyo lamang po yung kanyang procedure. Esensya na po, wala muna tayong mga baking this time.